ingredients for this recipe are crushed garlic, cornstarch, chopped onion, another powder, peanut butter. We also need bok choy or pad chai, sliced eggplant, and pork hock or pata. We'll also be using pork cube, black pepper, and bagoong or alamang. And here is the exact measurement and complete ingredients of this recipe. The first thing that we need to do, guys, is papalambutin muna natin yung pork, and we can use pressure cooker to save time at para mas maging malambot yung pork natin. At para mas masarap yung eggplant natin, pwede natin siyang i-fry while pinapalambot natin yung pork. Kasi every time na nagluluto ako ng kare-kare, piniprito ko muna yung eggplant kasi mas na-appreciate ko yung lasa niya kapag plinito siya bago hinalo. And then, pag brown na yung kulay niya, isi-set aside muna natin siya. After 25 to 30 minutes na pagpapakulo, tatanggalin na natin siya sa pressure cooker and we will dispose the water kasi hindi na natin siya gagamitin pa. Our next step is, mag-iinit tayo ng cooking oil bago natin ilalagay yung onion and garlic. We will cook it for 2 to 3 minutes, then i-add na natin yung pinakulo ang baboy. Konting halo lang, then we will pour new water. We're gonna leave it for a few minutes and bring it to a boil. Kapag kumukulo na, pwede na natin ditong ilagay yung pork cube. Tutunawin lang natin siya at maglalagay na tayo ng black pepper. At pagkatapos niyan ay imimix na natin dito yung ating peanut butter. After we mix it well, maglalagay na tayo dito ng pampakulay, yung ating annatto powder. And we have to dissolve it into water before natin siyang ihalo kasi mamumuo siya kapag hindi natin tinunaw. Kapag nahalo na natin yung annatto powder, mag-a-add na tayo dito ng salt. So, kailangan konti lang yung ilalagay nating salt dito kasi meron tayong side dish, yung bagoong. So, yun yung pang titimpla natin sa ating kare-kare. At para lumapot siya ng konti, maglalagay tayo ng cornstarch. So, yung cornstarch, tutunawin din natin siya sa tubig. Kapag medyo malapot na siya, i-add na natin yung ating eggplant at yung ating pechay. Di po pala ako dito guys mag-a-add ng sitaw kasi hindi ako masyadong mahilig sa sitaw. So kayo kung gusto niyo mas madaming gulay, pwede kayong maglagay ng sitaw pa dito. Iluluto lang natin yung ating gulay for 5 minutes. Kapag naluto na yung gulay, ang next naman natin gagawin is yung side dish. At igigisa lang natin sa onion and garlic yung ating bagoong. And here is my version of kare-kare. For more recipes, please don't forget to subscribe to my channel. Thank you for watching, guys!